siya'y papurihan, Diyos ng lahat mo papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang naigtigan, lahat ng naroon. Bawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y lumalapit sa pagkalinga ng mahal na Birhing Maria. Mahal na Birhing Maria, tayo po'y pinagpala sapagkat nararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng isang mapagmahal na ina na nasa langit. Alam natin kung ano ang pag-ibig, alam natin ang pag-aaruga, alam natin ang pangangalaga, sapagkat ang puso ni Maria sinasalamin ang kabaitan ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalumoy kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Maria'ng mahal. Kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung mapagpapatuloy ang dating kaugalian ng kanilang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angka ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam, na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga matapos mapagkuro-kuro ang mga bagay na ito, gumawa siya ng dalawang tureting ginto at sinabi sa bayan, huwag ka na inyong abalahing umahon sa Jerusalem. Narito ang bayan ng Israel, ang inyong Diyos na humingo sa iyong
Sa inyong sahilipto, inilagay niya ang isa sa Betel at isa na may sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng pistang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga tureting ginto na kanyang ginawa roon at pinagpagaling niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sinong mang may gusto ay gumawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanilang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na di tumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahanga-hangang mga ginawa mo'y kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon may hugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang kanilang sinamba, ang dakilang Diyos ay pinagpalik sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong mga araw na yon, muling nagkatipon ng mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na kayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung papauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo?" Tanong ni Jesus. 7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga yun at binigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli silang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din ng mga iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nantipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mga 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus sa mga tao, saka sila sumakay sa bangka kasama kanyang malagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Para sa mahal na Birhing Maria, kahapon po ay pinagdiwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Ang lagi ko naman pinapaalala sa inyo ang tungkol sa kasalanan na iiwasan at ang kabutihan na ating pagsisikapan. Sa ating mga pagbasa ngayon ng salita ng Diyos, ang kasamaan, ito ang paghihiwalay, separasyon, at ang kabutihan, pagkakabuklod, pagsasama, kumakain ng sama-sama. Sa ating unang pagbasa, unang hari, nako, ito ang bunga na kasalanan ng haring si Solomon. Meron siya kasing 1,000 babae. O Brad, o ba, nagising ka kanina, inaanto ka, ha? Sisipag yung mga lay minister ko. O ano? Buhay mo, 1,000 babae. Maraming asawa. Maraming kabit. Ano yung kapalit ng panandali ang aliw, ha Brad? Eh kasi, mahal pa rin ng Diyos si David. Diba? Si Jesus manggagaling sa bahay ni David. Mahihiwalay ang 10 tribo. Separasyon, diborsyo, hiwalay. At narinig natin, oh, meron silang sarili. Hiwalay na, hindi na kay David yan. Meron sarili silang mga dambana. Para hindi na sila pumunta sa Jerusalem. Ha? Sa Bethel. Meron na sila sariling Diyos-Diyosan. Kasi sabi ng bagong hari, eh di pupunta pa sila sa Jerusalem. Mawalan ako ng pupunta pa sila doon. Eh gagawa na lang ako. At meron ako mga saserdote. Meron ako mga pari.
Iimbento ko, gagawa ko ng Diyos-Diyosan, gagawa ko ng mga pari ko, para hindi na sila kailangan pumunta doon sa Jerusalem. Alam mo, yung kasamaan, palala ng palala, pabaon ng pabaon. Ewan ko ba, sa henerasyon ngayon, merong may katagang, it's complicated. Pinapaganda pa. It's complicated. Tagalugin na lang natin. Pinapagulo. Pinapagulo. Maayos na buhay sa kabanalan, ginugulo mo. Hiwalay. Diborsyado. Separado. Ang kapalit ng panandili ang aliw, mawawala sa iyo ang mahalaga sa iyo. Pagnilayan po yan. Lulusutan mo pa yan. Patatamisin mo pa, lolokohin mo pa. Ha? Komplikado. It's complicated. Oh, kaya pag-isip-isipan natin, ha? Yun ang medyo negatibo. Mahalaga, tayo mga Pilipino, mahalaga yung pamilya. Kasama niyo yung mga anak niyo, mga bata niyo, mga sanggol niyo. Mawawala yan. Iho, gusto mo bang magkahiwalay yung mga magulang mo? Anong klaseng bahay yan? Diba? Iiyak ka. Di magkasama ang aking mga magulang. Tabi ko na muna yan, negatibo. Ano ang ating ebanghelyo ayon kay San Marcos? Ang pamilya ay buo. Di ba masaya yung pamilya na kumakain? Nagsasalo-salo? Ang paborito mo, paborito ni Junior, yung inihaw na baboy. Nagutom na kayo. Sinigang! Siyempre, iluluto mo yung paborito ng mister mong apritada. Diba? Simple lang naman ang kaligayahan natin. Iugnay ko naman na sa Ebanghelyo. Tatlong araw nang sumusunod yung mga tao sa akin, mga fans ko. Alam nga naman, pauwiin ko silang gutom. Sabi ng mga alagad, nagbibilang na sila. Mga magaling sa kwenta. Saan naman tayo kukuha ng budget para pakainan na napakarami? 4,000 yun. No, ilan ba meron tayo? Meron tayong 7 tinapay at ilang isda. Paupuin sila. Hindi ko muna ipapaliwanag yung mirakulo. Kasi nabusog ang lahat. May sobra pa. Meron pang take out. Ha? Ang mahalaga dito, bakit ganito? Bakit, ano yung puso ni Jesus? Kasi yung mga tao, komunidad niya, isang malaking pamilya, ayaw muna niyang mahiwalay, umuwi. Sama-sama muna tayo. Magkwentuhan muna tayo. Kumain muna. Nabusog ka ba? Ha? Busog ka ba? Nako. Punong-puno yung tiyan ko. Diba? Ganyan tayo mga Pilipino. Masaya. Pagkatapos, salamat. Hanggang sa susunod. Hindi ko napahabayan ng sermon ko. Muli, ano yung aral? Ang pamilyang pinahahalagahan mo. Ipagpapalit mo ba sila sa panandalian at pansamantalang aliw? Mahiwalay, separado, diborsyo? Iyak na mga bata?
pinagtsatsaga natin ito. Nagkakabuklod, kumakain, yung paboritong luto, masaya, nakangiti, at natutuwa ka sa Panginoon at kasama ang Panginoon sa pagkain, sapagkat buo, kumpleto, nandyan ang presensya ng mga mahal mo sa buhay. Tama na po. Hilingin natin sa mahal na Birhing Maria ngayong Sabado, nanay siya. Di ba'y nanay mapagkalinga sa anak? Kulang pa'y kalinga, alaga, aruga, pagmamahal. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong na San Roque, San Roque! Kung maari po, pagdasal niyo naman, wala nang lockdown, wala nang bagong variant, at pupunta na kami sa alert level 1. Nawa po, ang mga mahal niyo sa buhay, ang inyong pamilya, sikapin yung hindi mahiwalay. Buo, buklod, sama-sama. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Tugon po natin, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at may mga kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay, buhay sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhin ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama man Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinaparangalan namin ang mahal na Birhing Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhing, totoong mapalad na yung pinili maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak sa kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal.
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang mga pari at lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ng inyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. O mapagmahal na Ama, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasir may mga karamdaman, lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagandadama sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit na Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maala nilang mga pangalan sa binyag na ikaw iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipin namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang gustong kinakasalanan
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, magsiupo muna ang lahat at makinig na mabuti para po